So what is up mga Lodi? Panibagong araw, panibagong buhay na naman. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako muli si G. And welcome to my channel. Yahoo! So nandito muli tayo sa kalye ng EDSA Cubao. So ang gagawin pala natin, pupuntahan natin yung Baliwag Transit Terminal sa Cubao. Yahoo! Sa may EDSA Cubao, naka-locate siya sa EDSA Cubao. So titignan natin yung bus na Yahoo! Mga bumabiyahe doon ay Golden B tsaka yung Baliwag Transit. Yahoo! So yung mga biyahe pala nila doon mga lods ay galing Cubao papuntang San Miguel, Bulacan. Tapos San Miguel papuntang Grace Park. Tapos Cubao papuntang Cabanatuan. Cabanatuan mismo sa Central Terminal. Tapos Cabanatuan naman papuntang Grace Park. Meron din silang San Jose City sa Nueva Ecija naman to. Cubao to San Jose, Nueva Ecija, no? San Jose City. Tapos meron din silang San Jose City papuntang Grace Park. So ngayon mga lods, itatanong natin sa kanila kung ano ang requirements, no? Kasi nagbabago dahil din sa panahon, no? Dahil sa pandemic. First time natin siyang puntahan at magtanong kasi madalas tayo sa yung area natin, first time natin puntahan dito sa Cubao. So keep watching sa mga gustong ma-update at baka pwede nyo lang suportahan. Pakiclick naman ng kulay pulang subscribe. Samahan nyo na rin ng bell button para updated tayo sa mga susunod na videos natin, sa susunod na terminal, at sa susunod na mangyayari sa buhay-buhay natin. Yahoo! So kasalukuyang nandito pa rin tayo sa EDSA Highway. So ang gagawin natin, mag-U-turn tayo dyan. Kakaliwa tayo kasi nasa tapat, nasa kabilang kalye yung ating destination, no? So ang araw pala natin ngayon ay Friday and it's February 4, 2021. So alas 4 ng hapon, 4:15. Yahoo! So sana may maabutan tayo doon. Itanong na rin natin kung hanggang anong oras sila at kung ano ang requirements nila. So karugtong lang din to ng pagpunta natin ng Dagupan Solid North Terminal. So dahil magkatabi-tabi naman sila, medyo malapit lang, kaya pupuntahan na rin natin tong Baliwag Transit. Dahil meron din nagtatanong about sa Cabanatuan to Cubao. So, heto na yon. Nandito na tayo. Ito yung itsura ng terminal ng Baliwag Transit, no? Incorporated. So, located siya sa EDSA lang, no? EDSA Cubao, Quezon City. And katapat lang siya ng itong LRT, daanan ng LRT, and so madali lang naman mga lodi. Kung sakaling first time din natin, pwede naman tayong mag-search or mag-Google Map or magtanong-tanong. So marami na bang paraan. So sa mga gustong bumiyahe, no? So tatanungin natin dito si Kuya. May pakata na Kuya na dito, sir? Meron! Saan pwede magtanong ng requirements?
Ha? Paano ang requirements? Magkaroon sa ginsal ng ID eh. ID lang na, ano, na valid. Valid ID na lang? Oo. Hindi na lang ito nagagawa ng travel pass. Oo, hindi na. Valid lang. Araw-araw may ID dito. Araw-araw yan. Pero, ano na siya? 6 to 8. Oo, 6 to 8. Nang gabi, oo. Oh. Hindi na, hindi siya 24 hours. Oo. May hangganan. Magkakaan nila kung paano. Opo. So, ayun mga Lods, narinig naman natin yung sinabi ni Kuya. Araw-araw may biyahe dito, 6 to 8 ng gabi. At sabi, valid ID daw yung requirements. Residence ID, basta valid ID. So, try natin tong i-share yung post ng Baliwag Transit, no? Sa Facebook page nila. Ito kasi yung post nila noong... So, noong December 18, 2020. So, meron silang mga karagdagang biyahe, no? San Miguel papuntang Cubao, San Miguel Bulacan papuntang Grace Park, Cabanatuan City papuntang Cubao, Cabanatuan papuntang Grace Park, San Jose papuntang Cubao, San Jose papuntang Grace Park. So, ito naman yung post nila noong December 17. Ayan. Meron silang biyaheng Baliwag to Hagunoy. Baliwag and Hagunoy papuntang Cubao. Tapos, Baliwag and Hagunoy papuntang Grace Park. So, ang sistema nila is point to point, terminal to terminal. At ang edad na papayagan nilang bumiyahe ay 18 years old. To 65 years old, no? So, para naman sa mga local stranded, lahat ng edad pwede. Basta mag-provide lang na or magdala ng travel permit bago umalis, no? So, at kailangan din natin sumunod sa mga protocols. So, base naman sa requirements na pinost nila, ang requirements kapag nanggaling tayo ng San Miguel Terminal, no? Kapag papunta tayo ng Cubao at Grace Park, so, ang travel requirement nila is travel permit na nagmula sa San Miguel. So, kapag nanggaling naman tayo ng Cabanatuan Terminal, ang requirements or travel requirements na kailangan nila ay travel permit din galing sa PNP ng Cabanatuan. So, ang Cabanatuan Central Terminal ay mayroong papuntang Cubao at papuntang Grace Park. Yahoo! So, kapag nanggaling naman tayo ng San Jose City Terminal or San Jose City Terminal Nueva Ecija, meron naman silang papuntang Cubao at papuntang Grace Park. Tapos yung kanilang travel requirements ay ganun din, no? Travel permit or travel pass or travel authority na nanggagaling naman sa PNP or Philippine National Police ng San Jose City. So, wala silang post kung magkano yung pamasahe. Pero base sa napagtanungan ko is 200 plus something lang. So, hindi naman masyadong kalayuan. So, ayun mga Lods. Sana nakapagbibigay muli tayo ng update sa inyo. Tayo po ay nakatutulong, no? Makapagbigay ng karagdagang informasyon. At sana mga Lods, nakatulong yung video natin at sana patuloy pa rin tayong mag-iingat lalo na sa panahon ngayon. So yun mga Lodi, thank you for watching, no?